In this episode, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga halaman na hindi kailangan ng sikat ng araw. Hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe and click na notification bell below to update my new videos here in Mark of Jungle Plants. So in this episode, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga halaman ang nagtatrive, ano ang mga halaman na hindi kailangan ng sikat ng araw. What I mean is, yung mga indoor plants lang natin, nandito lang sa ating loob ng bahay. Kita ko sa inyo ang aking mga collection, which is nandito lang sa loob ng bahay. So dito tayo mag-start, which is napakaganda ng ating mga halaman dito. We have here my aglonema, Sparkling Sara. Ito yung mga aglonema, mga ka-jungle, alam nyo talaga na ang mga aglonema ay nagtatry sila within. Okay sila kahit nandun sila sa mga malilinim na lugar. For example, nandun sila sa mga rooms, sa mga CR, comfort room rather, or anything na kahit nga walang bintana sa room nyo, okay siya, nagtatrive siya. Basta may fluorescent lang. Ang ating kasi mga aglonema ay nandun talaga sa tropical places. At kahit ganun sila, kahit variegated sila, nag-glow pa din ang kanilang dahon kahit hindi sila nasisikatan ng araw. So, ang next naman ay ang ating mga Dracaena. This is Dracaena reflexa. Ito naman yung Dracaena. Hindi ko alam kung ano ang scientific name niya, pero kung alam niyo, just comment below. Pero ito talaga yung plant na nagtatrive sila sa loob ng bahay, which is kahit walang sikat ng araw. Dahil alam nyo mga ka-jungle, marami akong ganitong plants na mga variety. Dahil yung bahay namin, kaunti lang yung may bintana. Dito lang na side, southwest facing window. Ano ba yan? So, ayan. Pinapadami ko sila dito sa loob ng bahay kasi gustong-gusto nila dito. Tapos, nagtatrive sila in the low and medium light. Alam niyo mga ka-jungle, ang video na ito recommended din sa mga beginner na plants, lalo na sa mga nag-a-apartment na walang mga bintana or kaunti lang ang mga bintana nila, which is pwede kayong maghalaman at pwede kayong maghalaman at pwede kayong makakuha ng aral dito kung ano ang mga halaman na fit sa inyong house dahil ang mga halaman nandito ay thrive sila kahit walang sikat ng alam. Next naman natin mga ka-jungle ay ang ating sansevieria or the snake plant, dwarf snake plant. Ito ay bigay sa akin ni Desiree Rigacho, yung mother niya. And thank you for this giving birthday gift niya sa akin. And alam niyo mga ka-jungle, ang mga snake plant ay they can survive into low and medium light dahil ang ating snake plant ay makakapal yung dahon. Kasi kapag makakapal yung dahon mga ka-jungle, yung plants natin ay okay sila kahit kaunti lang yung sinag ng araw ang nakukuha nila dahil nag-iipon din sila ng nutrients sa kanilang mga dahon. At actually, ang mga snake plant, diba, siguro alam na mga plantita at plantito dyan na ang ating snake plant kahit ilagay natin doon sa mga gilid-gilid ng ating sulok-sulok rather ng ating mga bahay, okay sila, nagtatrive sila, lumalaki sila at dumadami. At saka, marami kasing variegated ang mga snake plant. Meron tayong may white na variegated, may yellow variegated. Kahit anong variegated, okay sila sa mga low and medium light. And then, next naman yung ating Defenbachia. Yes, this is bago lang ito na katanim ko, pero vinag ko lang ito dahil gusto ko ipakita ko sa inyo. Siguro mayroon na itong gamot. Bago lang ito sa aking collection, this is Marian. Yes. Actually, nakuha ko to sa summer. And alam niyo mga ka-jungle, sa summer, saha lang to. Kinuha ko to, nandun talaga siya sa pinakailalim ng bahay nila. Like walang sinag ng araw. So, naisip ko na ang mga Defenbachia ay nag-grow sila kahit walang sinag ng araw. Mga sikat ng araw. Yan. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng halaman or ang ating mga halaman na
hindi kailangan ng sikat ng araw. Lahat talaga ng halaman, what I mean, ang hirap. Ang hirap i-explain. Ang lahat ng mga halaman ay need talaga ng sunlight. Kasi yan yung kanilang, for example, yan kanilang food. Kung meron silang water, may sila food. Kasi yung ating mga halaman, kapag walang sinag ng araw, syempre malalanta, walang mga dahon, kemi. So, ayan, need talaga ng sunlight. Pero ang dinidiscuss ko lang dito, yung nagtatrive sila sa mga indoor plant. Yung nag-survive sila sa mga indoor, sa mga house, sa mga apartment, sa mga ano, sa mga kwarto, sa mga CR, which is sa mga mall, nakikita niyo sa mga mall. Siguro nga yung mga philodendron is nagte-thrive din sila. And also, we have here my pothos. Yeah. This is pothos na golden pothos. Yes. Alam niyo mga ka-jungle, ang mga pothos natin ay nagtatrive din sila sa mga low-medium light. Dahil, alam niyo, kapag meron kayo nito, makikita niyo naman kapag ipasok niyo sa bahay niyo, sabihin niyo, wow, kahit nga nandun siya sa mga, sa ilalim ng, ano niyo, ng, ang tawag nun, sa ilalim ng table niyo, magtatrive talaga sila kasi yung mga pothos natin ay survivor plant. Next naman ay yung mga Chinese evergreen, which is napakita ko sa inyo, pero iba tong variety. Yung Chinese evergreen na aglonema natin na silver bay, silver, basta ito, nag-thrive din ito sa low to medium light. Alam nyo kasi mga ka-jungle, yung mga aglonema, inuulit ko lang, nag-thrive din sila sa medium to low light. At hindi magpapahuli ang collection ko na Calathea. This is Calathea ornata. Nandito sa, hindi ko na ipapakita, hindi ko na itutok sa camera. This is the Calathea ornata, which is nagtatrive talaga sila kahit hindi kailangan ng sinag ng araw. Dahil alam nyo mga jungle, ang mga plants natin, kapag ilagay nyo sila sa mga afternoon light, sa mga ganon, masusunog kasi yung mga plants natin na kanilang mga dahon. Ating mga Calathea ay dapat i-place sila sa hindi talaga gaanong nasa sikat ng araw dahil masusunog ang kanyang mga dahon. Ilang ating mga Calathea ay gusto ng mga indirect light. So, that's the end of our video. Napakabilis lang itong video na to. And I hope you like this video. And don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. And I hope may natutunan kayo dito. And I hope sana magtanim din kayo katulad ko na meron tanim dito sa loob ng bahay dahil maganda ang bahay na may tanim dahil more plant, less stress.